Approve na hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako si Elaine Fuentes at inaanyayahan ko po kayong samahan nyo kaming muli at tulungan kaming tulungan kayo. Sama-sama nating tuklasin ang mga pamamaraan tungkol sa mga palatuntunan, proyekto, programa ng gobyerno at ng mga pribadong ahensya at organisasyon na sadya po namang ginawa para sa ating kapakinabangan. Ibahagi rin ang inyong reaksyon, suggestion at opinion sa ating email at fanpage na naka-flash po ngayon sa inyong mga screen. Pakilaw na kaibigan, dalito ay programang para sa inyo. Dito walang alinlangan dahil dito, ituturo namin ang mga pamamaraan. Ito ang Approve! Gawin natin to. Marami ang nagsasabi na malaki ang kinalaman ng populasyon, ang bilang ng populasyon sa ikauunlad ng isang bansa. It makes sense kasi kung ito lamang ang resources, ito lamang ang kakayahan ng isang bansa na sustentuhan ang numero ng kanyang mga mamamayan at mas marami yung numero ng mga mamamayan, may problema nga. Ang Pilipinas kaya malapit na dyan o namang problema na ba tayo? Alamin natin yan sa mga eksperto ang ating kasama ngayon, Population on Commission on Population. Magbabalik po kami dito sa Approve. Labimpitong heads of state kasama ang Pilipinas ang lumagda sa Declaration of Population ng United Nations. Dito sa kasunduang ito ay kinikilala ang pangangailangan sa papel ng populasyon sa malayo ang pagpaplano ng mga pamahalaan upang makamit ang kalayaang pang-ekonomiya. Taong 1970, inilunsad ng Pilipinas ang Philippine Population Program at sa pamamagitan ng Executive Order 233, inatasan ng Komisyon sa Populasyon na maging Central Coordinating at Policy Making Body. Kasunod nito, ang iba pang mga batas tulad ng Republic Act 6365 na kilala bilang Population Act at ang Presidential Decree 79 na nag-aatas sa publiko na sumailalim sa National Family Planning Program. Ang Executive Order Number 123 ay nag-ugnay sa PAPCOM at DSWD bilang planning at coordinating agency. May iba pang mga isinabatas na nag-ugnay din sa PAPCOM at DOH at NEDA. Inilagay din itong direkta sa ilalim ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Nananatiling layunin ng PAPCOM na mapagyaman ang kagalingan, pagdating sa technical at iba pang kaalaman upang epektibong makapagbigay ng rekomendasyon sa policy at program advocates ng population program ng bansa. Ito ay patungo rin sa direksyon ng pagpapaunlad ng pamumuhay sa ating bayan. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang komisyong ito. Thank you very much, Jinky. At narinig niyo na ang Population Commission, ang komisyon sa populasyon. Yan. At ang ating pong kasama ngayon sa ating muting tahanan, si Ms. Rosalinda Marcelino, ang Acting Executive Director ng Commission on Population. Ma'am, magandang hapon po at welcome po sa ating studio. Magandang hapon, Elaine, at sa lahat ng mga nanonood. Ayan. Ma'am, ano na po ba ang nakatala nating populasyon dito sa Pilipinas? Base po sa 2010 census, yun ang pinakahuling census, yes, ma'am, umaabot na tayo ng 92.3 million. Okay, so may pasok sa dito sa buong Malisa, Pilipinas. Yeah. Okay. Ito yung naka-register o kasama na dito yung hindi naka-register. Lahat ng na-census ng National Statistics Office. Okay, so kung hindi pa man natin nararating, malapit na nating marating ang 100 million mark. Mm-hmm. Okay. Sa buong mundo, ilan na po tayo? 7 billion? 7 billion ang estimate. All right. Now, ang mundo natin, Earth, ay hindi naman lumalaki. Mm-hmm. At kung hindi naman manage ng maayos ang mga resources natin for food and other needs, malaking problema natin. Mm-hmm. Sa Pilipinas, ma'am, gaano, how is population monitoring impacting our general growth as a nation? Sinasabi natin na ang paglago ng population, may epekto ito sa iba't ibang development concerns natin. Like, una, sa economic. Mm-hmm. Pangalawa, sa pagbibigay ng edukasyon sa populasyon, mm-hmm, pagbibigay ng health services, pati na yung employment. Mm-hmm. Ang paglago din ng population, may epekto rin siya sa ating kapaligiran. Mm-hmm. Kaya yung isang focus ng programa ay yung
pag-aralan yung population and development integration na sinasabi or interrelationship. Okay. Naman pag sinabi natin pag-aralan, what exactly does the study entail? Continuing study po ito kasi, mm-hmm. no, and you make mm-hmm. reports mm-hmm. so that your attached agencies or your partner agencies ay makapagsagawa ng mga hakbang. Mm-hmm. When we say study, ano ma'am ang mga tinututukan natin dito? How fast? Ganun ba? Yung ginagawa ng census, doon na de-determine yung gano'ng kabilis okay. ang pagdami ng tao. Ang ginagawang pag-aaral ng PAPCOM, kasi siya yung naatasan na magsagawa ng mga studies, yung sinabi nating anong epekto ng isang population size o kaya yung bilis ng pagdami, doon sa iba't ibang bagay na nabanggit ko kanina. Okay. Like yung kung ganito kabilis ang pagdami ng tao, anong epekto nito sa education services na ginagawa ng gobyerno at iba pang bagay na so, binibigay. Correct me if I'm wrong, ma'am, no? So ang NSO ang isa sa mga ahensya na nagpapasok sa inyo ng information mm-hmm. datos. Yes. Ang DOH ay isa pa rin. Ang DOH ay nagbibigay ng services. Ng services. But don't they also conduct like halimbawa yung mga epidemya, ganyan? Yan ba isinasama niyo sa mga studies niyo? Yeah, kinoconsider din namin yung mga ganun data. Okay. Na hindi lang DOH, but iba't ibang agency ng government. Right. And then there's also the NEDA, of course. NEDA is malaking the one doing the planning. Right, okay. Pagka sinabi natin, ma'am, na meron kayo recommendatory power sa policy making bodies. Ang ibig sabihin ba nito sa administrative as sa executive I mean at saka sa ating legislative? Yes. Okay. Dalawang level. Dalawang level siya. Yun ang pinagsasubmitan niyo ng inyong mga recommendations. Yes. Okay. Now ma'am, ang Pilipinas ay nananagot pagdating sa populasyon, hindi lamang sa mga constituents nito kasi nga do sa beginning ng ating video package sinabi natin na tayo pumirma. Mm-hmm. Sa may isang commitment. Yes, may commitment tayo sa United Nations. Mm-hmm. Dati, 17 countries lang ang pumirma. Would you have any idea, ma'am, kung meron pang ibang mga bansa na nag-join na rin dito because they also saw the need para i-monitor ang ating population? Alam ko, dumami na eh. Halos buong mundo na are members of the United Nations. So, halos sila ay may commitment din, just like the Philippines. Okay. But I mga guess... 79 countries yata. Wow. Or more. I'm not parang, really sure. Parang United Nations member countries UN, na talaga. UN na nga. Yeah, okay. Ngayon, noong 1967 ito ginawa, yung United Nations Declaration on Population. Isa ang Pilipinas sa mga unang lumagda, yung nag-raise ng hand para makilahok dito. How many years after, no, ilang decades after, alamin natin kung ano na ang progreso ng isinasagawang mga hakbang at proyekto ng PAPCOM tungkol sa pagmumonitor at pag-aaral sa paglago at minsan pagbawas din ng populasyon natin. Pinag-aaralan din. Bakit namamatay sila? At anong epekto kung maraming namamatay sa population growth? At kung ano ang kahalagahan nito sa paglago natin at pag-grow natin as a nation. Magbabalik po ang Apo, huwag kayong alis. Magandang hapon po sa inyong lahat. Una po ay gusto po namin magpasalamat kay Ms. Elaine Fuentes at sa pangasiwaan ng Net25 sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong maibahagi ang programa ng PhilHealth sa ating mga kababayan. Alam naman po natin na sa mga ganitong palatuntunan ang mabisang paraan upang mas mabilis natin may paalam sa ating mga kababayan ang magagandang programa ng ating gobyerno.
Amin lang pong hinihiling sana kung po pwede na susunod po para po mas matalakay po natin ng mas detalyado ang mga programa ng PhilHealth at ng iba pang ahensya ng gobyerno ay mas mahaba-haba po sanang panahon ang ating maibigay sa mga ganitong programa. Muli po, kami po yung nagpapasalamat sa PhilHealth, sa Net25 at kay Ms. Elaine Fuentes sa pag-imbita sa amin sa inyong programa. Maraming salamat po. Hi, good afternoon. My name is Michelle Chan, Director for Marketing and Resource Mobilization of Hero Foundation. We'd like to take this opportunity to say thank you very much to Net25 at sa mga lahat ng bumubuo ng APRU. Dahil sa programa ninyo, na-share namin sa lahat ng audience pa ninyo, ang mga adikaya na ginagawa namin dito sa Hero Foundation. Sa lahat ng mga scholars na tinutulungan natin, 721 of them nationwide, at sa mga magulang, sa mga guardians, kami po ay nagpapasalamat dahil kung wala po kayo, siguro hindi po makikilala ng lubos pa ang Hero Foundation. So, lahat po sa approve and all of us, thank you very much. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa lahat ng staff, ng crew ng approve. Si Ms. Elaine, thank you very much po sa pagigasa sa Hero Foundation dahil alam namin na napanood kami nationwide at napagpalawak natin ang sakop ng mga nakakaalam tungkol sa Hero Foundation. Opo, at sana no, kasi ang saya nung discussion natin, sana mas mahaba pa sa 30 minutes para i-share natin lalo yung advocacy natin. And of course, marami pa tayong matutulungang mga katulad po namin NGOs, di ba? So thank you very much po and more power to approve. Kami po naman sa Hero Foundation ay sobrang overwhelmed dahil may mga kaibigan po kami na nag-text talaga na uy, napanood namin kayo, nalaman namin na ganito pala ang Hero Foundation, dyan pala kayo nagtatrabaho at ang mga tinutulungan niyo pala ay mga ulila ng sundalo, ng mga bayani natin talaga. So yun po, ako po ulit si Bernadette Palo ng Hero Foundation. Patuloy po tayong maging hero sa mga anak ng ating mga bayani. Salamat po. Approve! Alright, and we are back mga kaibigan. Ang ating tinatalakay ngayon ang Population Commission. Kasama pa rin natin si Ms. Rosalinda D. Marcelino, ang acting executive director ng Commission on Population. Muli magandang hapon sa iyo, ma'am. Magandang hapon ulit. Okay. Now, in any study, pagka sa college, no, pagka may study, may pinupuntahan yan at yan eh nakakatulong no doon sa field kung saan man isinagawa yung research at study. Sa atin ma'am, gaano kaimportante ang pag-aaral sa estado ng ating populasyon doon sa ikalalago ng ating bayan? Mahalaga yung data kasi sa lahat ng pagpaplano, paggawa ng batas, sa national o kaya sa local, napakahalaga ng datos. I think tinatawag natin dapat evidence-based lahat para yung mga gagawing pulisiya at saka mga plano o programa ay responsive o nakatuon doon sa pangangailangan ng populasyon. Yung hindi yung hinugot lang sa hangin. Oo, hindi kinuha sa langit. Right. Tapos ang population din, I heard somebody say before, a long time ago, it can be volatile pagka hindi natin napaghandaan yung pwedeng maging epekto nito sa kabuuan. Okay. Meron tayong mga narinig sa news na, oy, this country has an old population, ito namang country na to has a young population. Could you explain to me what kaya that nga, means? Kaya nga, dapat talagang gawin ng pamahalaan, gaya ng PAPCOM, pag-aralan yung galaw ng population. Right. Kasi po yung sinasabi ng iba, kinokontrol yung size. Hindi naman yun ang gusto nating mangyari. Right. What we do is manage the population. Okay. Kasi gusto nating tingnan kung ang populasyon ay bata, iba ang pangangailangan. Yes. Kung ang populasyon ay matanda, iba rin ang pangangailangan. Kaya yun ang dapat bigyan ng tuon, bigyan ng mga datos yung mga nagpaplano para sa kabataan, para sa matatanda, yung mga working force, labor force ng ating population. Okay. Now, I know the Population Commission is government na po. How responsive naman ang ating executive at saka ang ating legislative when it comes to your recommendations? Lahat ng mga napag-aaralan namin ay binibigay namin sa iba't ibang mga agencies. At ang isa pang binibigyan ng assistance ng PAPCOM ay mag-provide ng technical assistance. Okay. Like
kung nagpaplano sila, gagawa ng development plan or program development, we provide the information at saka yung technical assistance na sinasabi natin. Mm-hmm. How to come up with more responsive projects or okay. activities. Curious lang ako, ma'am. So, personnel working in your office are composed of basically statisticians and researchers? Hindi naman lahat. Hindi naman, okay. Iba-iba, basta social science, behavioral science. Okay. Pwedeng sociologists, psychologists, economists, okay. or demographers particularly. Mm-hmm. Okay, meron po kayong mga partner agencies, ano po, nabanggitan natin kanina, nandiyan ang DSWD, nandiyan ang DOH, nandiyan ang NEDA. Kamusta naman po ang working relationship ninyo with them? Ang PAPCOM po ay nabubuhay through integration or okay. interrelationship or coordination. Okay. Kasi ang pag ano sa population, hindi lang kayang gawin ng PAPCOM. Okay. So we work very closely. Sa kasalukuyan, may isang programa ang ating pamahalaan na very close ang coordination namin. Yung ating 4Ps uh-huh. or yung Pantawid Pamilya Program uh-huh. na we are focusing dun sa mga marginalized population uh-huh. na binibigyan ng tulong ng gobyerno yung ating conditional cash transfer. Okay. May mga conditions na ibinibigay bago bigyan ng cash right. transfer itong mga beneficiaries. So, ang isang intervention ng PAPCOM, sabi ko nga, nagbibigay ng information ang PAPCOM mm-hmm. sa mga couples mismo. Mm-hmm. Yung mga mag-asawa na nangangailangan ng information para sila ay magpa-plano ng pamilya. Okay. Kasi alam naman natin, yung mga nasa ganitong group ng population, sabihin na natin the poorest of the group or mm-hmm. of the population, sila yung mas maraming anak. Correct. So, yun ang binibigyan ng information para sila ay makapagplano ng pamilya. Okay. Yung choices nila maging informed choices. Yes, informed choice. And ito'y ginagawa ng PAPCOM doon sa tinatawag nating family development session. Okay. So, may mga session na binibigay sa mga beneficiaries mm-hmm. ng CCT na alimbawa, 10 couples or 20 couples, they are grouped into one class at yan ay binibigyan ng mga lectures or seminar okay. on what are the different methods sa pagpaplano ng pamilya, okay. ano ang ano ng mag-asawa. Right. Estado, kwani of mass sa kanila. Okay. Yes. Kasi unfortunately, nagkakaroon ng misnomer no, pagka sinabi natin population commission, parang nagiging synonymous na siya sa population control, mm-hmm. which are two different animals actually. Yes. Kasi yung sa pagkakaalam ko nga, yung population commission, they work hand in hand with the other agencies. At meron kayong particular na purpose. Now, in order to correct that and to also impart your message or the message of the population commission, you have, ma'am, approximately a minute or so para po i-address ang ating audience to clarify everything and the other services that you provide our country. Mm-hmm. So, yun po ang sinasabi natin, we're not controlling the population, we're trying to manage. Ano ba yung pagmamanage? Titingnan natin anong kakayahan natin sa pamilya, kakayahan ng isang lugar mm-hmm. in relation to the population. Kaya ba niyang pakainin, pag-aralin, bigyan ng ibang services mm-hmm. Para naman, yun tinatawag nating management. Right, right. Even the environment is being managed in relation dun sa population, mm-hmm. sa number and the rate of growth of the population. As in anything else in life, ano, things should be managed. Kapag mismanaged o not managed at all, doon nagsisimulang magkaroon ng kaguluhan. Yes. Yes. Okay. I agree. Okay. Thank you very much. Ang ating po nakasama mga kaibigan, si Ma'am Rosalinda Marcelino, ang acting executive director ng Commission on Population. If a flash po namin sa inyong mga screens once more, ang kanilang contact details because I assure you they have a wealth of information in their archives. At ito po naman, hindi nila pinagdadamot ito at natutuwa pa nga sila kapag kayo makakatulong sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Emphasis on tamang impormasyon. Ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon. Okay. Mga kaibigan, kailangan natin makapagtulungan sa mga proyekto ng pamahalaan at sa mga ahensya ng pamahalaan para sila naman ay maging epektibo rin sa pagbibigay ng serbisyo sa atin. Nandiyan ang Population Commission. Makipagtulungan tayo. Alamin natin kung paano tayo makatutulong even in our own little way para po naman medyo gumaanggaang ang kanilang trabaho. Approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan ito'y programang para sa inyo. Martes at Huwebes, yung alas 5:30 ng hapon, kami po ay yung makakasama
at your service. Ako po si Elaine Fuentes at ito ang approve. Gawin natin to.